po yung natasang mag-vlog ngayon. Kasi pumasok po ang ating Kawatski. So, papakita ko po sa inyo yung routine namin dito sa Marcos Canteen. Yan. Master, maaga po kaming bumababa dito, mga 4:30 ganun. Bumababa na kami. Kasama ko yung mga anak ko. Ayan. So, nag-umpisa yung routine namin dito sa pagluluto ng mga ulam na i-display. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo, mga kamaster, yung mga niluto ko kanina. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo yung lulutuin ko pa. Master, ipapakita ko po sa inyo yung mga niluto ko kanina. Dahil maaga nga po kami bumababa, ayan po yung mga naluto ko na. So, may paksi na bangus, prito, longganisa, gatang tilapia, Bicol Express, tortang talong, pusit, fish steak, iniyaw na bangus, dinakdakan, tapos yung dinakdakan, mga kamaster, hindi ako nag-ihaw, si tatay ko yung nag-ihaw, tapos ako lang yung nag-itimpla. Tsaka yan, talbos ng sayote, adobong manok, sasadong isda, yan, tilapia, tigadiliyo, tsaka sinigang na baboy, ginisang upo, tsaka adobong baboy, at tsaka ito, mga kamaster, yung specialty ko, kare-kare. Ayan po yung mga niluto ko kanina. Mga naunang niluto ko na kanina. So ngayon magluluto tayo naman ng pabor, yung bupis at saka adobong manok. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients ng iluluto ko. Natin ngayon, mga kamaster, bupis, laman loob ng baboy. Yan, laman loob ng baboy, bawang, sibuyas, saka carrot, saka labanos. Ayan, mga kamaster, adobong manok. So, mga kamaster, ito po yung tagatakal namin ng kanin. Yan. Ayan, so ayan yung taga-guide namin ng sibuyas. Pre, ang taga-mando namin, ayun. Nakakapit sa poste. So nakikita nyo yung taga-mando namin dalawa. Si Mando at saka si Manda. Pag nag-mando na at nag-manda na yan, dapat sumunod ka na. At syempre, huling-huli sa camera kumakain. Diet pa daw yan. Oh, oh. So, ayan si Manda, God! Nagmamakyo ng kalabasa. So, ito yung pinakyo niya, kamaster, bawang at sibuyas. Isang pula at saka isang puti sana. So, yung mga kamaster, lagyan natin ng mantika. Lagyan ng bawang. Pado ba yan? Bopis. Bopis po pa. Pang bopis. Ayan po. Isa lang po natin siya. Ayusin mo naman, Hutin. Ikaw nga siya naman sa wak. Ganyan dito, mga kamaster, pag nagluluto ako, sabay-sabay. Kapag nakakala niyan, so pinagsasabay ko para mabilis. Ilalagay ko lang ang laman daw.
mga customer namin. Nakakita ko sa inyo, ayan. Siyempre, kailangan pa rin ng social distancing. Medyo madilim lang yung camera ko kasi against the light. Medyo mahina yung boses ka, mga kamaster, kasi mahihiyain ako eh. Lalo mamaya mga lunch, magdadagsaan na yan. Mga kumakain. Maraming kumakain dito, mga kamaster, kasi syempre, alam nyo na, masarap magluto yung cook nila. Wow! Kiting-iting. Tagatakal ng kanin, ayan pa rin siya. Ay, bago na ba yan? Madilim yung camera. Nakikita niyo yung taga-takal namin, yung frontliner namin, kuno, ayan. Nakikita niyo, di ba, mataba? Kasi naaamoy niya yung pagkain niya. Hmm. Na-feel, na-feel niya yan. So, dito lang yung canteen namin, mga kamaster, sa tabi ng kalsa, highway. Tapat ng St. Francis Village. Ha? Makikita nyo doon yung mga, Basta may nakita kayong nagtatakal na mataba. Yun. Doon na yung karinderya namin. Master, nagalagay ako ng super para may konting tanas din. Para ako lang si. So, mamaya mga master, lalagyan ko ito ng atsete yung bonus. Yung iba nagalagay ng tomatoes pero ako atsete lang para kakaiba yung lasa. So, ayan na po yung adobong manok na niluto natin. So, luto na. Di-display na natin. Ito naman yung gopis. Ilalagay ko na mamaya yung achiwete at saka yung carrots at saka labanos. Mamaya makakamaster update ko kayo dun sa mga ulam na niluto ko. Kasi medyo nalagas na sila. Naubos na. Oh, no! Kamaster update ko kayo sa niluluto kong gopis. So, nilagay ko na yung carrots at saka yung labanos. Makakamaster, ito nga pala yung ilalagay natin sa bopis natin, achiwete. So, nilagyan ko siya ng mainit na tubig para makuha natin yung kulay talaga na gusto natin. Ito yung ilalagay natin sa bopis pang sabaw. Master, haloy na natin. Okay, under yung tubig na yan. Diyan lang, ano? Lagyan din natin siya ng bell pepper. Ang palasa lang. Yes! Sway na. Haluin ulit na. Yes! Okay na yung mukhang kali ka, mga kamaster. So, lagyan na natin yung sauce natin. Yung achiwete na may tubig na may bon. Okay,
bupis ko mga kamaster, nilagyan ko din siya ng siling pula, manghang. Ano ba yung tawag sa sili na yun? Kalahig manok? Ano ba yung tawag sa sili na yun? Siling kahig. Basta yun na yun, basta manghang. Oh, luto na mga kamaster, ready na for display. Yan. Alam mo yung order na ito na customer. Dumi? Ate, dumi-dumi ko. Paano natin yung display yan? Dito na! Ayan na siya! Ayan na lang ang ulam namin. Ngayon. Ayan na lang ang ulam namin ngayon. Ubus na. Oh, wala na yung kawa doon kanina. Kasi ubus na yung kare-kare. So, i-send na lang sa ano. Oh, magkano? Mag-register nyo? Nakapag-register na, i-send na lang yun. Time check muna tayo mga kamaster. 1:15 PM na. Patatapos ko lang magluto. Ayan. Pero yung mga naluto ko kanina, naubos na. Meron mga natira konti na lang. Nandito ako sa likod ng bahay. May tahinga lang. Medyo mainit kasi doon sa may karinderya. So, napunta muna ako dito. Mamaya-maya na kami kakain pag wala ng mga customer na kumakain. So, bago ko tapusin yung vlog ko mga kamaster, kung natatandaan nyo na may binili kaming native na baboy, i-update ko lang sa inyo mga kamaster kung ano yung itsura nila ngayon. Nung nakaraang vlog ko, nakita nyo yung mga itsura nila, maliliit. Parang mga ano lang, aso. Pero tingnan nyo ngayon kung ano ang laki na ng pinagbago nila. Ayan mga kamaster, yung kulungan nila. Kamaster, yung kulungan nila. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Nung nakarang vlog ko, wala pa yung hati niya sa gitna. Pero nilagyan ni tatay ko ng ano, ng hati. Kasi yung dalawa o tatlo ata yung buntis dito. Baka may stress sila makunan pa. Mga nakahiga sila kasi ano, mga busog. Ganyan sila pag busog. Tamad silang tumayo. Ayan na sila mga kamaster. Ayan. Yung dalawa na yan mga kamaster buntis. Lalaki na nila. Naghihintay na lang kami kung kailan sila manganganak. Ayan. So dami ba naman ang pinapakain nila mga kamaster? Oh, di ba? Usually ang nagpapakain sa kanila mga kamaster yung si tatay at saka yung kuya ko. Tapos ito naman yung tatlo mga kamaster. Feeling, ay sabi ni buntis din daw yung isa dyan. Yung isa talaga maliit, yun, nandun sa dulo. Ayan na sila. Ayan. So, mga kamaster, dito na nagtatapos yung vlog ko ngayon. Update ko na lang ulit kayo. Doon sa native namin baboy, pag nanganak na sila. Ayan. Sana na-enjoy nyo yung video ko. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ingat po palagi. Bye-bye.